Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lunch Muscat, and welcome back again here on our channel. So, ayun, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po doon sa pagtatapos po ng storya natin sa classmate. And now, muli nyo po akong samahan sa pagbubukas po ng ating panibagong storya. At syempre, inaasahan ko pa rin po yung inyong init na pagsuporta. So, hindi muna po ako mag-shoutout ngayon, maybe sa part 2 na po nitong story natin. At hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin ang Mekaniko Part 1. But before we start to read the Part 1 of Mekaniko, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button at samahan mo na rin ang pag-share. And now, let's start to read the Part 1 of Mekaniko. Huwag ka mag-skip ng ARDS! Mekaniko Part 1 Scott's POV. Dito nagsimula ang buhay ng bawat karakter. Boss, nagkukumahog na sigaw ni Luis, kaya naman agad kong tinigil ang ginagawa ko. Kasalukuyan kasi akong nasa ilalim ng inaayos kong sasakyan na nasa talyer ko. Mabilis kong pinagulong ang roller upang mailabas ko ang kalahating katawan ko. Nang mailabas ko na ang kalahating katawan ko, ay doon muling pinagpatuloy ni Luis ang pagsasalita. Nagkakagulo sa labasan. Nagpang-abot kasi ang grupo ni Navasco at Brando. Kaya ayun, rambulan talaga. Hinihingal pa na sumbong ni Luis sa akin. Agad naman naghigpit ang mga kamao ko. Sa totoo lang, sila yung mga taong walang ginawa kundi ang gumawa na lang palagi ng gulo. Si Vasco at Brando ang tinuturing na leader ng magkabilang grupo. At sa totoo lang, hindi sa pagmamayabang, ang ayaw ko talaga sa lahat ay yung gagawa sila ng gulo sa mismong barangay namin. Kaya naman agad akong bumangon sabay dampot ng mahaba at matigas na bakal. Habang naglalakad naman ako sa kinaroroonan ng dalawang grupo, ay otomatikong may ilang mga kalalakihan ang sumusunod sa akin. Nakasanayan na kasi namin sa lugar namin na magkaisa sa tuwing may mga ganitong klase ng gulo. Pagdating namin sa lokasyon ng gulo, ay saglit kong pinanood ang ilang mga kalalakihan na kasalukuyan ngang nagkakagulo. May ilan na sa kanila ang nakahiga na dahil sa matinding galos. May mga tindahan din ang nasira dahil sa kaguluhang dulot nila. Kapansin-pansin din ang mga bahay na nakasarado ang pintuan at halatang ayaw madamay sa nangyayaring gulo. Pero mapapansin din naman ang pagsilip ng mga ito mula sa loob ng bintana ng bahay nila.
Maya-maya pa ay sumigaw na ako. Tigil! Malakas kong sigaw pero tila hindi effective ang ginawa kong pagsigaw. Kaya naman naisipan na namin ng mga kasamahan ko na sumugod na din. Makalipas lang ang ilang minuto ay humupa na ang gulo at muling nanumbalik ang katahimikan ng paligid. Sa susunod na muli pa kayong manggulo dito, ay sa kulungan na kayo didiretso. Galit na banta ko sa kanilang lahat. Napansin ko naman ang dalawang leader ng magkabilang grupo na namimilipit sa tinamong galos. Nagkakaunawaan ba tayo, Vasco? Brando? Tanong ko sa dalawang leader ng magkabilang grupo. Opo, boss. Sorry po. Nagkainitan lang talaga kami, sabi ni Brando habang iiling-iling sa sakit. May kakayahan naman pala kayong magpasunod ng mga taong nasasakupan nyo. Bakit hindi nyo nalang gamitin yan na gumawa ng tama? Hindi yung namemerwisyo pa kayo sa lipunan. O siya, si Luis na ang bahala sa inyo na magdala sa ospital, sabi ko sa Bayseñas kay Luis. Maya-maya lang ay pumarada na ang sasakyan sa di kalayuan at sinakay mula doon ang mga sugatan upang dalhin sa pinakamalapit na hospital. Nang makaalis naman ang sasakyan patungong hospital, ay isa-isang naglabasan ang mga tao sa loob ng bahay nila. Nakatanggap naman kami ng pasasalamat mula sa kanila. Matapos ko naman makapagpasalamat sa mga kalalakihang tumulong sa akin, ay bumalik na din ako sa talyer. Makalipas ng ilang oras ay muling dumating sa talyer si Luis. Ang galing mo talaga, boss. Tiklop pala sa iyo sina Brando at Vasco. Alam mo, noong wala ka pa dito sa lugar namin, kawawa kaya kami dito. Halos lahat ng tao dito ay sunod-sunuran sa dalawang yon. At kapag hindi mo naibigay ang hinihingi nila, ay siguradong babalik-balikan ka nila. Kwento ni Luis. Wala lang magawa yung mga yun. Kaya naman, nasasangkot sa mga gulo. Naiiling kong sabi habang nililinis ko naman ang ilan pa sa mga sugat ko. Mas tamang sabihin na tamad sila, sabi ni Luis, mismo pagsasang-ayon ko. Makalipas ang ilang segundo, Bus, sabi ni Luis sa ibang tono ng pananalita. Oh wow, dugtong pa ni Luis. Napakunot naman ang noo ko sa pagtataka, kaya naman agad kong sinundan ng tingin kung saan nakatingin si Luis. Halos maningkit naman ang mata ko sa dalawang taong paparating, isang babae at isang lalaki. Kapansin-pansin naman ang itsura at ayos ng lalaki ng mga sandaling yon. Medyo weird ito sa ayos niya. Kasalukuyang pinapayungan ng lalaki ang kasama nitong babae. Ang babae naman
ay kasalukuyang nakasuot ng sleeveless na dress na hanggang tuhod. Maputi ang babaeng yon. Boss, palapit na sila dito, sabi ni Luis sa excited na tono. Tumayo naman ako ng maayos habang hinihintay ang paglapit ng dalawa. Good afternoon po, bati sa amin ng lalaki nang tuluyan itong makalapit. Yes po ma'am, agad na tanong naman ni Luis sa babae. My car is in trouble. Ayaw kasi mag-start. Can you help me? Sabi naman ng babae. Let me inspect your car first to check what the problem is. Where did you park your car? Seryosong sabi at tanong ko sa babae. Matapos yon ay napansin ko nagkatinginan ang dalawa. Siguro ay iniisip nila na kung bakit marunong akong magsalita ng Ingles gayong sa talyer lang ako nagtatrabaho. Stanley, maghintay ka na lang dito. Hintayin mo na ako, sabi ng babae sa lalaki. Inisip kong magkarelasyon sila, pero dahil sa tono ng pananalita ng babae sa lalaki, ay mas iisipin kong siguro ay personal bodyguard niya ang lalaking kasama niya. Follow me, mister. Nakangiting baling sa akin ng babae, sabay kinuha ang payong sa lalaking tinawag nitong Stanley. I'm Scott. Pakilala ko sa babae. Nice name. I'm Lori. It's a pleasure to meet you. Sabi nito sabay ngiti ulit. Matipid naman akong ngumiti sa babaeng si Lori. Matapos kong makipagkamay ay agad ko ding binawi ang kamay ko. Tahimik naman akong sumunod sa babaeng si Lori hanggang sa marating namin ang sasakyan niya. Saglit ko naman siyang pinaupo sa tindahan habang chinecheck ko ang sasakyan niya. At dahil nakabilad sa init ang sasakyan niya, ay pinagpawisan na ako. Kaya naman tinanggal ko na ang damit pang itaas ko. Makalipas ang ilang minuto ay nagawa ko ng paandarin ang kotse niya. Ang galing mo talaga. So how much your charge? Maarteng tanong ng babaeng si Lori. Never mind. It's just a minor repair. Papapuntahin ko na lang ang bodyguard mo dito. Sabi ko sa kanya. Are you sure? Ayaw mong tanggapin ang bayad ko? Tanong nito habang sa katawan ko nakatingin. Yes, matatag kong sabi. Akmang lalakad na ako palayo nang sumigaw siya. Mr. Scott, tawag nito sa akin. Muli naman akong humarap sa kanya. Lumapit ito sa akin at sa paraang nangaakit. Maganda sana ang babaeng ito pero hindi siya yung tipo ko. Here's my calling card. Call me if you need something. Sabi nito habang nakangiti ng ubod ng tamis. Thank you, Lori. Sagot ko sabay ibinulsa ang calling card at saka ako lumakad palayo. Malayo pa lang ako ay natatanaw ko na sina Luis at Stanley na kasalukuyang nagtatawanan. Hindi ko naman alam
kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng inis para kay Luis ng mga sandaling yon. Nang makarating ako sa kinaroroonan nilang dalawa, ay agad ko silang kinausap. O agad kong kinausap ang bodyguard ng babaeng si Lori. "Mister, pinapupunta ka na lang po doon ni Miss Lori. Ayos na din po ang sasakyan niyo," sabi ko sa lalaking si Stanley. "Ay, salamat po. Sige Luis, nice meeting you." Paalam naman ni Stanley kay Luis. Nang dumaan ito sa harapan ko ay amoy na amoy ang perfume nito na amoy lalaking lalaki. Sinundan ko naman ito ng tingin habang lumalakad palabas ng talyer. Bigla naman nagsalita si Luis ng mga sandaling yun. "Boss, type mo yung babaeng kulay labanas, no?" Nanunuksong sabi sa akin ni Luis. "Hay naku, Luis. Wala sa isip ko ang ganyang mga bagay," sabi ko sabay hampas sa tuwalyang nakasabit sa balikat ko. Bandang hapon, palubog na ang araw noon nang magpasya akong pansamantalang tapusin muna ang ginagawa ko. Halos 6 na kotse pa ang kinakailangan kong tapusin at ayusin hanggang sa darating na Linggo. Gustuhin ko mang mag-overtime, mukhang hindi na din kakayanin ng katawang lupa ko dahil sa pagod. Naupo naman ako sa isang silya na nasa bandang sulok upang magpahinga. Habang nagpapahinga naman ako, ay pinagmasdan ko ang buong talyer. 3 taon na ang nakakalipas magmula nang lumuwas ako ng Maynila upang hanapin ang sarili kong kapalaran. Kasabay ng pagluwas ko ay ang paglayo ko din kay Dominic. Itinuring kong kapatid si Dominic kahit pa hindi kami magkadugo. Magmula ng bata pa lang ako ay wala na akong kinilalang ama. Pero hindi naman na ako naghanap pa dahil sapat na sa akin ang aking ina. Dose anyos naman ako nang maulila ako sa aking ina dahil sa isang aksidente. At nang mawala ang aking ina ay parang katapusan na ng mundo ko. Isang araw, may isang matandang lalaki na dumating sa bahay at nagpakilala ito bilang si Mr. Morgan. Ayon kay Mr. Morgan, ay malayong kamag-anak daw siya ng aking ina. Sa daloy ng pag-uusap namin noon ay hindi pumayag si Mr. Morgan na hindi ako isama kung saan ito nakatira. At dahil wala din naman akong mapuntahan pa, ay napilitan na akong sumama kay Mr. Morgan. Nang makarating nga ako sa bahay ni Mr. Morgan, ay humanga ako sa tirahan nito. Base sa pananamit at kotseng dala nito, ay alam ko na agad na mayaman ito. Pero hindi ko naman akalain na sobrang yaman pala nito.
May malaking lupain si Mr. Morgan at may ilang negosyo din siya sa Manila. Nasa 17 naman si Dominic noon nang makilala ko siya. Akala ko nga ay magagalit ito sa akin nang ampunin ako ni Mr. Morgan. Pero himbis na magalit ito sa akin, ay tinanggap ako nito ng buong puso at tinuring niya ako bilang isang tunay na kapatid. Magkaiba naman kami ng ugali ni Dominic. Kung si Dominic ay masyadong seryoso sa buhay, ako naman ay happy-go-lucky lang. Nang mamatay naman si Mr. Morgan, ay aminado akong hindi ako naghabol sa mana niya dahil para sa akin ay sapat na ang napalaki niya ako ng maayos. Pero hindi naging madamot si Mr. Morgan dahil bago ito mamatay ay naghabilin pa ito kay Dominic na bigyan ako ng mana at makukuha ko lang daw iyon kung sa tingin ni Dominic ay karapat dapat ako para sa mana na iyon. Wala naman akong reklamo pagdating sa bagay na yon. Pero nagbago ang lahat magmula noong maaksidente si Dominic at malumpo. At nagsimula ang galit ko nang pakasalan ni Dominic ang babaeng palihim kong hinangaan magmula noong mapunta ako sa bahay nila. At walang iba kundi si Grace. Nang mga sandaling yun ay huminga ako ng malalim. Muli ko kasing naalala si Grace. Kaya siguro walang tumatagal sa akin na relasyon dahil hinahanap ko pa rin ang katangian ni Grace sa lahat ng nakakarelasyon ko. Minahal naman ni Grace si Dominic kahit pa may kapansanan na ito. At nang muling makalakad na nga si Dominic ay binigyan pa niya si Grace ng engrandeng kasal. At magmula noon ay tinanggap ko na lang na si Grace at ako ay hindi para sa isa't isa. Hanggang sa mapagpasyahan ko nga na bumalik dito sa Maynila upang subukin ang sarili kong kapalaran. Pagdating ko noon dito sa Manila ay umupa muna ako ng isang maliit na bahay at nagtayo din ako ng maliit na talyer. Hindi din alam ni Dominic na nag-aral ako ng pagkamekaniko dahil nasa Amerika siya noong mga panahon na yun upang magpagamot. Mula sa pagsisimula ko sa maliit na talyer ay lumaki ito nang 3 beses. Dahil na din sa mga parami ng paraming customer ko. Sa isip-isip ko, kung makikita lang ako siguro ni Dominic, ay siguradong maninibago siya sa akin. Hindi na ako yung dating Scott na tambay at walang ginawa kundi ang bumarkada. At masasabi kong isa na akong responsableng lalaki na siguradong maipagmamalaki ni Mr. Morgan kung sakaling nabubuhay pa ito. Matapos kong isipin ang mga alaalang yun, ay isang malalim na buntong hininga
ang ginawa ko. Agad naman akong tumayo at sinara ko na din ang talyer. Pagpasok na pagpasok ko naman sa pintuan ng bahay ko, hindi pa man ako tumatagal sa loob ay ilang katok na ang narinig ko mula sa pinto. Nang buksan ko naman ang pintuan, ay napakunot noon naman ako dahil sa hindi ko inaasahang bisita. At walang iba kundi si Stanley na personal guard ng babaeng kulay labanos na si Lori. Oh, ikaw, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ko dito. May pinabibigay kasi si Lori para sa'yo. Naiilang nasagot sa akin ni Stanley. Sabay abot ng isang paper bag na halatang pagkain ang laman. Gaya ng suot nito kanina, ay balot na balot ito sa kasuotan niya na may pagka old fashion. Nang mga sandaling yon, ay doon ko lang napansin na wala pala akong damit pang itaas. Pasensya na. Pakisabi na lang kay Lori, salamat. Sabi ko, sa lalaking si Stanley. Nang mga sandaling yon ay hindi ko naman malaman kung bakit tila ay bigla na lang akong napangiti. Hindi ko alam kung naaaliw ba ako sa pagiging mailang at mailap ng lalaking kaharap ko o sadyang natutuwa lang ako nang muli ko siyang makaharap. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Pinasasabi din pala ni Lori na kung pwede daw kayong magkita ngayong gabi, sabi ni Stanley. Pakisabi na lang sa kanya na gustuhin ko man ay hindi na din pwede dahil pagod ako. Siguro sa ibang araw na lang. Sagot ko kay Stanley. Okay. Maikling tugon nito at saka ito mabilis na lumakad palayo. Sa totoo lang ay ang weird ni Stanley pero kahit ganun siya ay hindi ko naman maiwasan na pagmasdan siya habang naglalakad palayo. Stanley's POV. Kanina pa ako inaantok pero hindi pa ako pwedeng umuwi dahil wala pang balak umuwi ang pinsan kong si Lori. Ang mga magulang ni Lori ang siyang nagpapaaral sa akin mula high school. At ngayon naman ay isa na akong ganap na fourth year college sa kursong nursing. Ang tatay ko ay isang tricycle driver at ang nanay ko naman ay isang tindera ng gulay. Apat kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Ang bunsong kapatid ko naman ay nasa grade 4 pa lang. Ang dalawang kapatid ko naman na lalaki ay pareho ng may asawa at pareho na din may mga trabaho. Ang daddy naman ni Lori na si Uncle Tommy ay nakatatandang kapatid ni Mama, isang seaman si Uncle Tommy. At dahil nag-iisang anak lang si Lori, ay palaging nasusunod ang mga gusto nito.
At dahil si Uncle Tommy ang nagpapaaral sa akin, bilang kabayaran ay pinakiusapan ako nito na maging gwardiya nga ng pinsan kong si Lori. At kung babae lang ako, siguro ay yaya na ang tawag sa akin ng pinsan ko. Maya-maya pa, habang tahimik ako sa isang gilid, ay tinawag ako ni Lori. "Stanley, halika dito!" tawag nito sa akin. Agad ko naman nilapitan si Lori. At sa ayos niya ay mukhang marami na siyang nainom dahil hindi na ito makatayo ng maayos. "Lori, umuwi na tayo. Mukhang marami ka nang nainom." Agad kong sabi kay Lori nang malapitan ko ito habang kaharap niya ang ilang mga kaibigan niya. "Don't mind me, cousin. Alam niyo guys, hindi ko maintindihan kung bakit nagdesisyon si Daddy na gawing gwardiya ko itong pinsan kong si Stanley. Hindi tuloy ako makabuelo," sabi ni Lori habang kaharap nga ang mga kaibigan nito. "Lori, tara na. Seryosong wika ko sa kanya." Nang mga oras na yon ay kasalukuyan kaming nasa bahay ng kaibigan nitong si Jenny upang makiparty. Maingay din ang buong kapaligiran dahil sa malakas na mga tugtugin. Maya-maya pa ay biglang nagsalita muli si Lori. "Ay guys, may kukwento nga pala ako sa inyo. Alam nyo ba, kanina ay may nakilala akong super guwapo at macho na lalaki? Siya na yata ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa," maharot na sabi ng pinsan kong si Lori. "Really? Saan mo siya nakita? Sa bar? Sa mall?" maarteng tanong naman ni Jenny. "Wala sa mga nabanggit mo. Guess where?" muling birit naman ni Lori. "Sa simbahan," muling hula naman ni Jenny. "No, he's a mechanic," sagot ni Lori sabay tungga ng alak. "Ha? Mechanic?" Halos walang ganang pag-uulit ng isa pa sa mga kaibigan ni Lori na si Kyla. "Yes, you heard right. He is a mechanic. In Tagalog, isa siyang mekaniko at kasalukuyang nakatira sa masikip na eskinita sa isang lugar sa Maynila. At kahit ako ay hindi makapaniwala na makakakita ako ng isang katulad niya sa ganoong klase ng lugar," muling sabi ni Lori. "Wala naman akong nagawa kundi ang iwanan na lang muna ulit ang aking pinsan." Halatang halata na gustong gusto ni Lori ang mekanikong nag-ayos ng sasakyan niya kanina. Nang mga sandaling yon ay umupo ako sa isang sulok habang hindi ko inaalis ang tingin ko sa pinsan ko. At gaya ng dati, kahit saan kami magpunta ni Lori ay walang nag-aatubiling lumapit sa akin dahil sa ayos ko. Hindi kasi ako masyadong maayos. At akala siguro ng mga tao ay masungit ako. Pero sa kabila ng lahat ay pabor naman yon para sa akin
dahil ayaw kong maistorbo ako sa pagbabantay ko sa pinsan ko. Maya-maya pa habang tahimik akong nagmamasid kay Lori ay muli kong naalala ang mekanikong nakilala namin kaninang umaga. Nagawa pa ni Lori na pabalikin ako sa bahay nito para yayain nga ito sa party kung saan kami kasalukuyang naroon ni Lori. At aaminin kong natulala ako nang makita ko kanina ang pangangatawan ng mekanikong si Scott. At maganda din ang hugis ng panga nito. Halata din na bihira itong ngumiti. Masasabi kong isa siyang bruskong lalaki. At bilang isang lalaki, first time kong humanga sa katulad niya. Mabilis na lumipas ang mga oras. Kinabukasan, kahit mag-uumaga na ako natulog ay nagawa ko pa rin ang gumising ng maaga dahil kinakailangan kong pumasok ng maaga sa eskwelahan. Paglabas ko sa kwarto ay naabutan ko sa kusina si Tita Sharon, ang mami ni Lori. Magandang umaga po, Tita Sharon. Masayang bati ko dito. Mabait si Tita Sharon sa akin at tinuring niya na din ako na parang isang tunay na anak. Good morning, iho. Halika at sabayan mo na akong mag-almusal. Bati naman sa akin ni Tita Sharon. Salamat po, Tita. Sabi ko, sabay umupo ako sa silyang nasa harapan nito. Agad naman akong nagtimpla ng gatas ko habang kumakain kami ni Tita Sharon ay muli itong nagsalita. Mukhang pinuyat ka na naman ni Lori kagabi. Parang madaling araw na yata kayo dumating. Ilang oras lang ba ang naging tulog mo? Tanong ni Tita Sharon sa akin. Itutuloy.